Watermarks Enterprises, kayang-kaya, pwedeng-pwede, uhaw mo ay tanggalin, pagod mo. Sa pag-aasin sa mga water conditioners, yung mga heads, okay? Much better na lang na dalas-dalasan mo yung pag-backwash mo ng may asin. Hindi naman po yan basta-basta sabihin ko na, oh, dapat mag-backwash ka ng gantong araw o ganito dapat yung pag-backwash mo. Hindi. Again, kailangan mo nga ng analysis. Gaano ba kalakas magbenta ng tubig? So, kailangan i-considered mo yon. Tapos, i-considered mo din kung minsan kasi, lalo kung nakanawasa or naka-deep well ka, nagbabago-bago ang source ng deep well, guys. Minsan, ang deep well malinis, tapos biglang pag umulan, biglang madumi. So, kailangan i-consider din natin yon. Na dapat yung inyong water softener, kumari nga dapat every other day o kaya every thrice a day, pwede nyong i-backwash yan. Kaya lang, syempre, kung nagtitipid ka naman sa tubig, lalo kung may water shortage dyan sa lugar ninyo, better na lang din na magkaroon ka ng pang-test ng sarili mong tubig. Ano yung pang-test na yon? Hardness test kit ng tubig. Kailangan i-check mo yon. Kapag soft naman yung tubig, pwede mong magamit yung kamay mo mismo. Mapifeel mo yan kapag madulas yung tubig. Nagkasabon ka, madulas yung tubig, antagal mawala lang sabon, yun, maganda yung tubig na yan. Condition water yon. Pwede kang gumamit pala ng human tester. Yan. Pagka madulas yung tubig, nagsasabon kang ganyan, matagal mawala yung sabon, condition water yan na hindi mo pa kailangan mag-backwash. Pero kung yan, nagsabon ka tapos biglang, wala na agad yung sabon, hard na yung tubig na yon, mag-backwash ka na ng may asin. Yun po ang may sasuggest ko. Pero para sa akin, huwag mo nang intayin na ganun maging magaspang muna yung tubig bago ka mag-backwash. Better na i-maintain mo yan. Lalo yung mga naka-mineral water, yung mga gumagamit ng mineral system, dapat yan kumaari every other day mag-backwash ng may asin. Pero sa purified, hindi ganun ka-arte. Pero pag mineral ang binibenta mo, halos every day dapat binabackwash mo ng may soap. Watermarks Enterprises. Oh, wow.